Hello mga kabayan! So, kumusta? Kumusta? So, ito yung in-unbox ko kagabi, no? And ito naman yung isang araw yung niregalo sa akin. Makita nyo yung size difference. So, meron na naman tayong knife video today. Knife video kasi kasama siya nung in-order ko sa Amazon. Okay, so, kaya meron tayong kapirasong kahoy. Alam nyo kung anong kahoy ito? Ano to? Guava. Guava. Yan. So, nagdala ko niyan bakit? Kasi kahapon nung nag-unbox ako nito, nagtinesting ko lang sa dyaryo. Okay, so, etong knife na to, nakita ko, paborito to ng mga, ano, mga nagka-camping and then yung mga collectors din and other knife enthusiasts. Yan. Mora. Mora Knife. So, first time ko bumili, dati hindi ako na-attract sa kanya kasi sabi ko parang ano lang, kitchen knife. Ano ba yan? Ba't gustong-gusto nila yan? Ano? So, ito po ang kanyang model number. Mora Knife Basic 511. Yan. Galing sa Amazon to. So, dito sa hindi nakakilala sa akin, mag-subscribe kayo kasi panay-panay ang upload ko. Especially this year, 2020. So, buksan na natin. So sabi ko, ah, parang kitchen knife lang yan. Bakit naman pinagkakaguluhan niya? And yung pinagkakaguluhan is, ibig sabihin, pag ikaw knife collector, dapat may kasamang mora knife sa, ano mo, sa collection mo. So, pinili ko yung pinakamura, yung sale nila, no, 511. So, may mga models din sila na mas mahal. Made in Sweden. Sweden to. Yan, kaya maganda yung quality niya. So, kung gawa, ano, sawa na kayo sa mga made in China na knives like this, made in China. Ito, Mora. Mora Knife. So, pinili ko yung pula kasi sabi ko, ano to, gagamitin ko to pang camping, yung outdoor adventure. So, sabi ko, okay, siguro kaya gusto nila to kasi unang-una, yan, yan. Yung in terms of water resistant, siguro. Yan, ultimo yung case niya, plastic. Yan, may pabor yan, lalo-lalo na pag maulan. Okay, tapos yung ano to, co-design niya, parang dalawang paddle ba yan? Tapos merong ano, crown sa taas. Mora Knife 511, made in Sweden. Ayan. So, without further ado, tingnan natin, bakit? Ayan, okay. So, sabi ko nung una, sabi ko parang ano lang, pang fillet. You know, usually kitchen knife. Pero makita nyo, right off the bat, tignan nyo yung quality ng blade. Ang kintab. Ano na kung nakukuha ng camera, no? Then, ang kintab, parang pasinawakan mo, madulas. Talagang binuff nila and pinalish to. Ayan, may pangalan ulit dito. Mora Knife, made in Sweden. Ayan. So, sabi ko, ah, nakita ko yung mga survival, ano, no? Channels, gumagamit din nito. Sabi ko, ba, okay, sige, na curious ako. Pag hawak, pasensya na sa kamay ko, medyo madumi, cold blowing ako nung lumang baril na nabili ko. Anyway, so pag hawak mo dito, sakto dito, may guard, okay, para hindi siya mag-slip forward. Dito naman, para hindi dumulas pababa. Okay? So, eto siguro, plastic din. So, pang pamel, pang pukpok. Hopefully, ginawa sana nila yung bakal. Pero magtataas naman ang presyo. Kasi napamura lang nito eh. Sale ko lang ito nabili. Parang $8. $8 lang to. So, i-comment nyo below kung magkano ang Mora Knife sa Pinas. Pero itong 511, $8 lang. Although may mga model sila na upwards of 1340. Sabi ko, tatry ko lang muna ito. Yan. Tapos sabi ko, ayan. Sabi ko, pang survival talaga. Tingnan natin nga. Ay! Ang putya, ang talim ah. Matalim right off the bat. Nagulat ako kasi hindi ko alam na ganun siya katalim. Ano to ah? Guava na branch. Ano to? Ano ba yung guava sa Tagalog? Nakalimutan ko. Ayan, bira kasi ang guava. Tree eh. Ayan, no? Pag magano kayo ng survival, ano, gusto nyo mag-start ng fire, patuyuin nyo to. Dapat kasi maninipis eh. Okay, so,
right off the bat, alam ko na kung bakit nila gustuhan to. Yung quality ng blade mismo. Hindi yung design, hindi yung plastic na ano. So kung ginandahan nila tong handle, magmamahal pa to, sure. Pero ang hinahabol pala talaga dito yung blade. Ang ganda ng blade niya, very shiny. Shiny and sharp. Kaya sabi ko, kumuha ko na ano eh. Sanga na, para siyang ano, talim mo, parang butter lang yung kinakat nito. Gusto siya mag-start ng fire, oh. Ayan, oh. Wow. So, Morakniv 511. Nakalat na ako dito. Ayan, so yung blade pala talaga ang habol. Maganda yung blade nito. Bonus na lang yung ano, yung plastic na handle. And yung sheet, ah, yung sheet niya pala may butas sa baba, no? Para hindi maipunan ng tubig. Ay, tama ba to? Yan, naglalock naman siya in place. Yan, and available in different colors. Kaya pinili ko yung pula. Sabi ko, pag sa, nasa gubat or sa outdoors ako, madali ko siyang makita. Hindi basta mawawala. So, iba ang ano, ha? Iba yung pang-tactical. Siyempre, pag-tactical, gusto mo yung mga black or camo. Pero pag ganito, mga pang-survival, gusto mo yung matitingkad ang kulay. Like orange, yan, gantong kulay. Para madali ka makita, madali mo rin makita. Hindi basta mawala. Tapos ito, belt hook. Okay. Ayos. Okay to pang camping. Kasi pwede mo ito ipahiram sa, ano, usually naghihiraman eh. Lalo na pag orasan ng, ano, mag-prepare ng pagkain. Kasi hindi ka manginayang kung mawala or what. Kasi mura lang naman siya. Pero maganda yung quality ng blade. Yan. Morakniv 511, guys. Sulit na sulit. Kahit pa siguro $10 o $12 to. Pero bili ko ano lang $8 kasi on sale. Yung ibang color mas mahal. Pero matalim. Right off the bat. Ingat na lang. So, that's it, guys. Thanks for watching.